Baga, si Congresswoman Liza Maza, at si Congressman Roilo Golez, mga isang pro at anti-divorce bill. Pero bago natin sila balikan, eto ko, pakinggan natin ang mga komento ng ating mga kababayan dyan sa Middle East. Mula kay Jimmy Castro ng Abu Dhabi. Hi Jimmy, kamusta ka naman? Ikaw ba ay for or anti-divorce? Hindi tayo sumusunod dun sa kung ina sa ibang bansa, kung titignan
kayong mag-divorce mo, no? Malinaw yung grounds. Ngayon po, meron mo ba po komento rin para sa atin po ngayong umaga? Mula kay Dong Ledesma. Hi, Dong! Suki! Mula sa Riyadh, kamusta ka naman dyan? Napakinggan mo ba ang ating talakayan? Ano ang komento mo? Well, pagulang ko sa suko. Bakit? Bakit? Kung hindi na kayo magkakay ng hindi between babae at lalaki, eh, bakit pag itugutan mo pa sa sarili mo, hindi pwedeng nangyayari, pinginan. Kailangan, kung ito, eh, wala ka magagawa dyan. Kaya pwede siya magsama habang buhay kung hindi ko magkakaintindihan. So, mag-divorce. Well, depende. Kung yung sa mga sabundo, yung mga ismato, yung mga electric, yung pang-uulan ng mga kung paano nila i-operate siyang problema niya. Okay. Salamat sa'yo, Dong, ha? Pero mali yata yung komento mo na magtawag ka ng illiterate yung mga nasa yung mga less privileged. O, ito naman, in the interest ng ating mga manonood ngayong umaga, let's have a healthy debate tungkol sa divorce bill. Ito ho, magsasabi ho ako ng ilang concerns, very legitimate concerns at issues. At pakinggan po natin ang epekto nito both sa pro at anti kapag maipatupad niya ang divorce bill. Away yung mag-asawa. Paano maapektuhan ng batas na ito? Yung away ng mag-asawa muna, kailangan natin yung solusyon na yan, no? As much as possible, pagkasunod na namin ng mag-asawa. Pero kung hindi na pwedeng pagkasunod din ng mag-asawa, lalo na kung away na yan ay nakaka-apekto na sa inyong dalawa, sa inyong mga anak, eh kailangan magkaroon tayo ng mula ng medyo para hindi ka baka manatili doon sa hell. Hell of a life. Kaya ito yung gusto mo rin. Paano-paano ko. Eh di umalis ka. Parang ito naman sinasabi. Eh di umalis mo. Umalis ka sa bahay. Hindi. Siyempre, umalis ka sa bahay. Layasan mo. Sasabihin mo iba. Okay. Eh, ang problema dyan, nagiging chaotic nga eh. Actually, isang layo din namin dito sa paano-paano ko kasi ito. Kung kinakailangan ng because of risk grounds, kailangan ginagawa yan ng maayos na yung kapatan ng bata, nakipag-iwalay, nakipag-iwalay yan, ay na-insure. Kung gusto nyo pinag-uusap? Oo, kasi ngayon wala na eh. Basta wala tayo, pinabato, hindi kayo pinabato. Nakatenda yung issues. Ako naman, tutul dyan, parang mong binibigyan ng armas yung mag-asawa para tuloy ang magkahiwalay. Kunting away, gagawin na, ayon sa batas, 5 years na mag-iplay tayo, pwede tayo mag-divorce. Binibigyan mo ng, binubuksan mo yung pintuan. Nilalagyan mo ng kahulugan yung tinatawag nila ito, irreconcilable. You make irreconcilable difference, irreconcilable. Kasi wala naman ako, nahiluwala, wala no such thing as irreconcilable difference. Kung talagang uupo yung mag-asawa at iisipin nila, kapkana ng pamilya. Kasi hindi lang mag-asawa ang may problema dito eh. Tapos isipin nila, yung mga anak, anong epekto nito sa mga anak? Kung tingin ko rito, mas malaki ang pinsala kaysa sa maitutulong. Of course, I admit no, na meron matutulungan dito. Pero sa tingin ko, mas marami makipinsala dito sa batas na ito kung ito ay magiging batas sa Pilipinas. Kung yung sinasabi po ninyo na pag-usapan, eh iba ayaw ng pag-usapan, gusto nang umalis. Eh, kaya kasi binuksan mo ng pinto na mag-usap yan. Yun ang problema kung meron divorce. Pero makita nila na medyo mahaba ang lalakbay nila, medyo mahirap ang landas para maghiwalay sila, then I think magkakaroon sila mismo gagawa ng paraan.